Salita. Sabihin po nating lahat maging bahagi ng totoo at perfectong church. Be a part of a true perfect church. Ang tanong ay ito, meron ba talagang perfectong iglesia? Meron ba talagang perfectong church? Yes, there is. There is a true perfect church. And that perfect church is the church of the perfect Jesus. Ang perpektong iglesia ay iglesia ng perpektong si Jesus. Amen po ba? Shall we open our Bible in the book of Colossians 1:28? Colossians 1:28. Join with me. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Colossians 1:28. Ilista ho natin. At ituro rin sa iba, lalo't alam natin marami ang naliligaw at nalilihis ng landas. Kung hindi natin ituturo ang katotohanan sa iba, sino ang magtuturo? Kung ang mga nangaliligaw ng landas ay hindi natin ibabalik sa totoong kalooban ni Jesucristo, ang tanong ay, sino ang magbabalik sa kanila? If we will not preach the truth, then who will be the one to preach the truth? If we will not evangelize the lost, then who will evangelize the lost? Amin po ba? So lahat ng ating mapapakinggan
ay ilista. Pakisabi mo sa iyong sarili, ililista ko. Say it to yourself, I will take note. I will not just listen, I will put every word that I am going to hear in my mind and in my heart. And not only that, I will write down every truth that will be revealed to me this day. Colossians 1:28, He is the one we proclaim. Referring to Jesus. Jesus is the one we proclaim. Admonishing and teaching everyone with all wisdom. So that we may present everyone fully mature in Christ or perfect in Christ. Si Kristo ang aming ipinapahayag. Ang aming ipinapangaral, ang aming itinuturo na punong-puno ng karunungan upang ang bawat isa ay maihandog na sakdal, perpekto, fully mature in Christ. Colossians 1:28. Nakikinig pa ho ba tayo? Ayan. Brethren, God desires a perfect church. God desires a perfect church. Hinahangad po ng Diyos ang perpektong iglesia. In the book of Matthew chapter 5 verse 48, it says, Mateo 5:48, be ye perfect, for the Lord your God in heaven is perfect. Be ye perfect, for the Lord your God in heaven is perfect. Yan. At para sa inyong kaalaman, yung ating mga tagapagturo sa Kingdom Jesus Fellowship, ito rin yung ipinapangaral nila. And not only that, even many leaders in the body of Christ are asking the outline of my message so that they can also preach this message to their congregation, to their flocks. God desires a perfect church. Ang Diyos ay naghahangad ng perpektong iglesia. Pakisabi, perpekto. Perfecto. Matthew 5:48. Be ye perfect, for the Lord your God in heaven is perfect. In fact, in the book of Ephesians 5:27, Efeso 5:27. Pag hindi mo ito nalista at nagtuturo ka, ang maituturo mo mali. Kaya ilista mo ito para ang maituro mo ay tama. Ang iba ay pumapasok pa ng Bible school para matuto. At pagkatapos, magtitisis sila para sila makapasa. So ito, hindi mo na kailangang pumasok pa ng Bible school at magbayad ka. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang gagawin mo na lang, sa sobre, lagyan mo na lang yung love key for the man of God. Yun lang yun. Naliwanag ba yun? E tao mo ba rito? Hallelujah. In the book of Ephesians chapter 5 verse 27, ang sabi ng Biblia, the church that will be raptured, the church that will be taken by Jesus, the church that will be caught up in the air with Jesus, it's not the way with Jesus. Ang iglesyang kukunin ni Jesucristo sa kanyang ikalawang pagbabalik. Nakikinig ba ho ba tayo? It's a glorious and a radiant church without blemish. Meron pong iglesyang Regent Church. I'm not referring to the church. Pangalan ng church nila yon. Merong pangalan ng church, Glorious Church. Hindi po yun ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko po, kung sila man ay Glorious or Regent Church, ang pangalan ng kanilang church na kinakailangan sa ating buhay, sa ating pamumuhay, we are living a holy lives. Amen? Nabubuhay tayo na without blemish and without spot, without wrinkles. Nakikinig pa ho ba tayo? Masarap bang magsuot ng pinlansyang gusot-gusot? Walang sumasagot. Hindi marinig yung mga salita. Masarap bang magsuot ng pinlansyang gusot-gusot? Hindi po. Kaya nga pinaplansya para hindi gusot-gusot. So hindi kukunin ni Kristo, hindi papasok ng langit, hindi mararapture ang mga Kristiyanong gusot-gusot. Tinan mo nga yung katabi mo kung gusot.
Hindi baling gusot yung damit. Hindi baling gusot yung damit. Huwag lang gusot ang espiritu. Hindi baling lukot ang damit. Huwag lang lukot ang espiritu. Hindi baling lukot yung katawan at lukot yung mukha. Huwag lang lukot ang espiritu. Nakikinig pa ba tayo? So kapag nais mo na suotin ng isang pilinansya, it should be without a wrinkle. The clothes that you are going to wear, especially in a formal occasion, it must be no wrinkle. Nakikinig pa ho ba tayo? Ganun din po, hindi po nalulugod. God doesn't please. Hindi po nalulugod ang Diyos sa mga Kristiyanong may wrinkle, mga gusot-gusot at lukot-lukot. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Ano sa mga sagot? Malakpakan natin si Lord. May tanong ako sa inyo. Handa ba kayong magpaplantsa kay Lord? Alam mo, nung nakaraan, nakipag-reunion ako, at namit ko nga yung dati kong pastor, and ako'y nalulungkot kasi hindi na siya nagpapastor ngayon. At ako'y nakipag-reunion para maibalik siya sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang reason ko. Pero naalala ko yung mga pangangaral niya nung unang panahon, ito ang sinasabi niya. Mas magandang dito pa lang sa lupa, magbalata na tayo. Kesa naman pagdating sa langit, balatan tayo ni Jesus sa may ihaw sa impyerno. Yun ang lagi niyang sinasabi. Kaya nga, when I met him in our reunion, I asked him to return to the Lord. May tao pa ho ba rito? And yesterday I was all again in a reunion. Bonding with them, fellowship with them, sharing the mandate of Jesus that has given unto us, encouraging them. Nakikinig pa ho ba tayo? Sa katotohanan, kahapon ako ay nakipag-reunion uli. Kasi pinipilit nila ako eh. Panay ang text nila sa akin, panay ang message nila sa akin. Hirap talaga ng pogi. In demand. Pogi means P-O-G-I, presence of God inside. You know, it's not easy to become a pogi. People are always looking for you. People are always wanting, no? You to join them, to be a part of them. Eh, masyado tayong busy, pero minessage na naman nila ako. So pumunta ako kahapon, nag-reunion kami, nakipag-prayer meeting, nakipag-share, at naibaba ang salita ng Diyos sa kanila. Nabigay ng DVD, nakikinig pa ho ba tayo? It's a part of our apostolic ministry. May tao pa ho ba rito? Amen po ba? Tapos kanina, tumawag sa atin yung pastora doon sa Bicol, namimiss na tayo. Kailangan talaga buong Pilipinas, buong mundo ay maikot natin ng mabilis. Amen? May tao pa ho ba rito? If you want the Washington, D.C. to make, if you want the Washington, D.C. to be happy, the real happiness of Jesus, bring me there. Yes! And that place will become a paradise. And they will go to paradise after their death. Nakikinig pa ho ba tayo? Amin po ba? So mga minamahal, ang nais ng Diyos ay mga Kristiyanong walang wrinkle. Amin po ba? Hindi nais ng Diyos yung mga may wrinkle ng mga Kristiyano. Naku, talagang ang cellphone ko ayaw na gumana. Kuha na tayo.
Ayaw na gumahano, ayaw magbukas o. Purihin ang Panginoon. Kuha na tayo ha. Punta na tayo ha. Sige. In the book of Ephesians 1:4, write it down. Epeso 1:4. Sa totoo lang, minsan binabasa nyo rin ito eh. Kaya lang kinakailangan, it takes a true man of God in order for you to understand the real meaning of the Bible. May tao pa ho ba rito? And then in the book of Ephesians chapter 1 verse 4, it says, He chose us before the foundation of the world. Pinili tayo ng Diyos bago pa nilikha ang mundo. Tingin sa pogi sa harap. Alam ninyo, napakapalad, napakaswerte natin. We are so blessed. Bakit? Wala pa yung mundo, ha? Wala pa yung mundo. Hindi pa ginagawa ang mundo, hindi pa nalilikha ang mundo. Sinabi na ni Lord, itong si Jeremy Larete Bailon, pinipili ko to para maglingkod sa akin. Eh, wala pa yung mundo. I'm not kidding. I'm not joking. It is stated in Ephesians 1:4. Wala pa ang mundo. Hindi pa nililikha ang mundo. Sinasabi na ni Lord, nag-uusap yung Trinity. Genesis 1:26 and 27, Trinity yan eh. Isaiah 6:8, Trinity yan. Write it down, Isaiah 6:8. Genesis 1:27 and 26. 26 and 27, nandiyan yung Trinity. Pag sinasabi nilang walang Trinity sa Bible, ituro mo yung mga versikulong yan. At totoo lang, pag ang Diyos, singular lang na pagka-Diyos, pang-isahang lang pagka-Diyos, ang tawag sa kanya ng Old Testament, si El, or Eloi. Pero pang-Trinity ang pangalan niya, ang tawag sa kanya, Elohim. E-L-L. Elohim, E-L-O-H-I-M. Write it down. E-L-O-H-I-M. Elohim. Kaya, doon sa Genesis 1:26 and 27, ang ginamit doon, Elohim. Trinity po yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Bago pa nilikha ang mundo, sinabi na ng Panginoon. Itong si Rebecca Biernes, gagamitin ko ito maitili effectively. Hindi pa nililikha ang mundo, ha? Nakikinig pa ho pa tayo. Even before the foundation of the world, God chose you. Yes. The world is not yet created, but He chose J. Walter to become Christian. Yes. He chose J. Walter to become a blessed husband of Elaine. Yes, before the foundation of the world. You know, brethren, listen very carefully. God has foreknowledge. Ano ibig sabihin ng foreknowledge? Ang Diyos, bago pa mangyari isang bagay, alam na niya. Hindi mo pa ginagawa, alam na ng Diyos gagawin mo. He has foreknowledge. Nababasa ba ng Diyos ang isip natin? Yes, God can read our minds. The devil can never read our minds. The devil cannot read our minds. Hindi nababasa ng Diablo ang isip natin. Hindi. Tanging Diyos lang ang nakababasa. Ngunit, ang gagawin ng Diablo, tutuksuhin ka niya. At pag nag-response ka sa tukso niya, nalaman niya ngayon yung tukso niya, kinagat mo. Nakikinig pa ho ba tayo? The devil will tempt you. And if you will give in to the devil's temptation, then it means he won over you. There are three voices that we are hearing. Tatlong boses ang ating naririnig. One is your own voice. Your own voice. Sarili mong isip. Pangalawa, the voice of God. Through His Spirit.
And number three, the voice of the devil. So listen to the voice of God. And the Bible declares that the true flocks of God, the true sheep of Jesus, are listening to His voice and obeying to His voice. Ang totoong Kristiyano ay nakikinig at sumusunod kay Jesus. And Jesus said in John chapter 10, He said, "My flocks, my sheep, are listening and obeying to my voice." Nakikinig pa kung pa tayo. Amen. Are you still with me? Mabuti na lang, merong better half si ano, si Ibo. May umaalalay sa kanya. Oh, kita mo, wala na pala. Kaya mas maganda rin na may asawa kayo. Pero pag hindi pa tayo, huwag kang mag-aasawa. At kung mag-aasawa ka na ang hawak, puro cellphone, huwag ka na mag-aasawa. Hindi ka mabubuhay sa cellphone niya. At kung mag-aasawa ka lang, sa mabuo ka lang, hindi ka mabubuhay sa kabubuo ka niya. May tao, pati ito. Kailangan mag-asawa ka na mabubuhay ka. Amen? May tao pa ho ba rito? If you want to settle down, if you want to get married, no? Choose a better heart. The word, and He choose us to be holy. He choose us to be holy. Pinili tayo ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at nais ng Diyos na tayo ay maging banal. May tao pa ho ba rito? Yan. Palakpakan natin si Lord. Yan. Alam ba ninyo na tayo ay mga hindi banal? Tama? Tayo ay mga marurumi. Amin po ba? Tayo ay mga makasalanan. Ganito po yun. Tayong mga marurumi, mahalay, makasalanan, mga hindi banal, nakikinig pa ho ba tayo? Yung kabanalan ni Kristo inilagay sa atin. We are unholy. We are not perfect. We are unrighteous. And the perfection of Christ and the Spirit of Christ was imputed unto us. Ibinigay sa atin. Nakikinig pa kung ba tayo? Hindi tayo perpekto, pero naging perpekto tayo dahil yung perfection ni Christ ay nilagay sa atin. Naunawaan niyo ako? Hindi tayo banal, marumi tayo, pero yung kalinisan, yung kabanalan ni Christ nilagay sa atin. Amen! Kagaya mo na ikaw na isang babae. Si Mama Ging, ang apelyido niya ay Rasgo, Irenea Rasgo. Pero naging karilyo siya kasi yung karilyo ko ibinigay sa kanya. Nauna, naintindihan ninyo ako? Kaya ang tanong ninyo, paano akong naging perpekto? Paano akong naging malinis? Paano akong naging banal? Kasi yung kabanalan, yung katuwiran, yung perfection ni Christ ibinigay sa iyo. Ina naman ang palakpak mo. May tao pa ho ba rito? Nakatutuwa yun. And listen very carefully. Hindi mo kayang magbago sa sarili mo lamang. Ang pagbabago ay ginagawa ng Diyos. Magbago ka sa sarili mo, hindi mo kaya. Ang relihiyon ay hindi ka kayang baguhin. Ang mga dos and don'ts ng relihiyon ay hindi makakapagpabago sa iyo. The dos and don'ts of religion cannot transform you. Religion cannot transform you. Nobody can transform you. Even you yourself cannot transform yourself. Only Jesus can change you. Amen? When the Holy Spirit of Jesus, no? Kapag nilagay ang Espiritu ng Jesus sa puso mo, mababago ka. If Jesus will put
His Spirit in you, in your heart, in your spirit. And you will be changed. It's not by our might nor by our power, but by the power of God, the Holy Spirit. Zechariah 4:6. Zechariah 4:6. Nakikinig pa ho ba tayo? You know, prison cell cannot change a bad people. Yes. Tokhang, killing cannot change a bad people. Only Jesus can change a bad people. Amen? Only Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya alam nyo anong magagawa natin? Ilapit mo yung mga classmate mo kay Jesus. Pag hindi mo sila nilapit kay Jesus, sino ang maglalapit sa kanila kay Jesus? Lalo na ang mga mahal mo sa buhay. Our church is a saving church. Ang ating iglesia, isang iglesyang nagliligtas. We are bringing the nations of the world to the real salvation of Jesus. And our church is a healing church. Those who are in need of healing, physical healing, emotional healing, spiritual healing, and even financial healing. We are bringing the healing and the miraculous power of Jesus to the world. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ang himala at ang pagpapagaling ni Jesus, ibinibigay natin sa lahat ng tao. Dinadala natin ang kagaling at ang himala ni Jesus sa lahat ng tao. Kapag ayaw nilang dumalo sa church, dalhin mo ang church sa kanila. Amen. If they are not attending our church, then bring the church to them until they join and be a part of the true, perfect church of Jesus. Dalhin mo ang iglesia ng Diyos sa kanila hanggang sa sila ay maging bahagi ng perfectong church ni Jesus. Naunawaan ninyo ako? Bakit ang isang tao ay pumugi? Dahil sa presensya ng Diyos na ibinigay sa kanya. Amen. Bakit naging banal ang isang tao? Dahil dumating yung kabanalan ni Kristo sa kanya. Amen. Bakit naging perfecto ang isang tao? Kasi yung perfection ni Christ ay dumating sa kanya. Naunawaan nyo na ako. Amen. We are not perfect, but because of the perfection of Christ, we become perfect. We are not holy, we are not righteous, but because of the righteousness and the holiness of Christ that is being imputed to us, we became righteous and we became holy. Naunawaan ninyo ako? Yung nakakaunawa ngay, sumigaw ng malakas ng Amen! Amen! Palakpakan natin sino? 2 Corinthians 5:21. Anong sabi sa 2 Corinthians 5:21? Wala siyang kasalanan. Makinig maigi. Jesus has no sin. But He became sin in order for us to be delivered from sin. Wala siyang kasalanan. Pero naging kasalanan siya upang tayo'y mapalaya sa ating mga kasalanan. Sino ang mga nagmumura? Naniligarilyo, umiinom ng alak, bakla, tomboy? Tayo yun. Sino ang pinarusahan sa krus? Tayo ba? Si Jesus. We are all sinners and yet Christ died for the penalty of our sins on the cross of the Calvary. He became sin for us in order for us to be redeemed from all of our sins and iniquities. 2 Corinthians 5:21. In the book of 1 Corinthians 1:30, write it down. 1 Corinto 1:30. Ito ang gagawin nyo sa mga Bible study ninyo. Ituturo nyo ito sa mga Bible study ninyo. Sabihin mo sa mga classmate mo, huwag natin pinag-uusapan yung mga shotas. Jowa muna. Huwag natin muna pag-usapan yan. Huwag muna natin pag-usapan yung mga forever na ito. Pag-usapan natin si Jesus.
Pag makulit, ipalabas mo yung dila niya. Labas mo dila mo. O kita mo, meron ka pang chocolate sa labi. Puro jowa ang minagugusumang pag-usapan natin. Pag-usapan natin si Jesus. Nakikinig pa po ba tayo? Tell your classmates, let us talk about it yet, Jesus. Tell your office mates, your co-workers, let us talk about Jesus. And in the book of 1 Corinthians 1:30 it says, He became our righteousness. He became our holiness. Siya ang ating naging katuwiran. Siya ang ating naging kabanalan. Nakikinig pa ho ba tayo? Bakit merong pulis na mapayat? Hindi na yata pulis ngayon eh. Traffic enforcer na mapayat. Na kapag sinabi niya sa truck na malaki, stop, umi-stop yung truck na malaki. Bakit? Ang payat-payat naman niya. Mas mapayat pa kay Lolo Eric. Ano ba pala mas mapayat kay Lolo Eric? Grabe si Lolo Eric. Ugat na lang yan. May pumayat pa sa kanya. Pambihira. Oh, nakikinig pa ho ba tayo? Hindi po. You cannot guess a person by its height or by its weight, no? Kasi may mga tao talagang kain ng kain, di tumataba eh. May bitos kasi. Yung iba naman, hindi ko makain, patabaan ng pataba. Kasi minsan, hindi mo rin maintindihan eh. May tao pa ba? Bakit merong isang traffic enforcer, ang payat-payat niya? Sabi niya sa truck, stop! Umi-stop yung mataas, umi-stop yung malaki truck. Bakit? Kasi ang nakikita niya, hindi yung kapayatan ng traffic enforcer, yung authority. Yun. The thin traffic enforcer said to the driver of a big truck, stop! Then the big truck stopped. Why? Because he sees the authority in a pale traffic enforcer. Ganon din tayo. Nakikinig pa ba tayo? Ang tinitingnan ng Diyos sa atin, hindi tayo. Ang tinitingnan ng Diyos sa atin, si Jesus na nasa atin. Kaya sabi sa kanta, I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Ang nakikita ko sa iyo, hindi si Ruben. Ang nakikita ko, si Jesus sa iyo. Kaya, pag pinapalayas natin si Satanas, Satan, come out! Ang nakikita ni Satan, hindi tayo. Ang nakikita ni Satan, si Jesus sa atin. Oh, napakapalad natin. Palakpakan natin si Lord. Yung malakas na palakpakin mo, napakapalad natin. Kaya nung lumaban si David kay Goliath, hindi niya tinitingnan yung laki niya, yung weight niya, yung size niya, yung height niya. His ability. When David fight Goliath, he looked not to his own ability, but he looked to the power of God that is in him. Dala mo ay tabak, sibat at balaraw. Pero sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pupukutan kita ng ulo. You come with spear. But I come with the power of God. And I will beheaded you. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya, puntahan ninyo yung mga hindi na tumatalo. Anong nangyari na sa'yo? Bakit humina ang pananampalataya mo? Tinalo ka? Pinrish lang yung first fruits, hindi ka na umaten. Tinalo ka? Pinrish lang yung tithes, hindi ka na umaten. Tinalo ka? Hinamong ka lang na maglingkod sa Panginoon, tinalo ka. Dumating ang mga problema, mga pagsubok laban ng buhay, tinumba ka. Hindi mo pinaniwalaan na meron kang malaking Diyos na tumutulong sa iyo at nagpapalakas sa iyo. Amen.
Philippians 4:13, it says, Philippians 4:13, it says, I can do all things who gives me strength. It's God, it's Jesus that gives you strength to overcome all trials and testings of life. And Romans 8:37, it says, truly, we are not just conqueror, but we are more than conquerors through Christ Jesus our Lord. Amen? Hindi ka lang mapagtagumpay. Higit kang mapagtagumpay. Kaya nga, we belong to the kingdom of Jesus, a kingdom that cannot be shaken. Palakpakan natin ang Panginoon. Problema, pagsubok, laban ng buhay, dumarating yan. Pero hindi natin naatrasan. We face every trials and challenges of life. We face every battles of life. Because we know we are an overcomer. We are more than conquerors through Christ Jesus our Lord. Alam mo sa examination mo, pag masyadong ginugulo yung utak mo, unahin mo lang si Lord, ipagkatiwala mo lang kay Lord lahat yan. Amen! Mataas ang grade mo. Narinig yung patotoo ni Pastora Aliyah kanina, ng batang-batang pastora natin. Ang pastora ng Praise and Worship Ministry, nakikinig pa ho ba tayo? Nadadalin yung trucks. Ay, may trucks ako para sa'yo. English yan ha. Bigyan mo yung mga Chinese sa Hong Kong. Meron din ako mga DVD dyan, kunin mo kay Rebel. Hindi, I'm not kidding, bigay mo sa mga pastor yun, sa mga Christians may bibigay yun para lumalim sila kay Lord. Nakikinig pa ho ba tayo? You know, when we go to Hong Kong, they thought I'm a Chinese. Yes. They're speaking Chinese to me. No, I'm not Chinese. Bisaya. Nakikinig pa ho. Amen. If the Korean will meet me, they thought I am a Korean. No, I'm not Korean. Maupay. Waray. Waray upay. Select mo. Nay, ako may umaupay ako. Nahihilig pa ho pa tayo. So mga minamahal, naunawaan natin, the righteousness of God and the holiness of God was imputed unto us. 1 Corinthians 1:30, Philippians 3:9. Philippians 3:9, it says, write it down. Philippians 3:9, it says, we became holy, we became righteous, not by our own strength and our own effort and ability. Alam mo, sabihin mo sa tao, iwasan ang kasalanan, mahirap niyang maiwasan yan. Kasi hinahabol pa nga niya yung kasalanan eh. Amen. Nakikinig mo ba kayo? Pag pinatanggap mo siya kay Kristo bilang Lord God Savior ng buhay niya, doon niya maiiwasan ang kasalanan. Kasi yung Kristong nasa kanya ang tutulong sa kanya para maiwasan niya ang kasalanan. Amen. Sabihin mo sa bakla, magbago ka na. Ay, bata pa ako. Ganito na ako. Pinanganak na akong ganito. I was born this way. Pero pag pinatanggap mo siya kay Kristo bilang Lord God Savior ng kanyang buhay, sasabihin niya, uy, lalaki na, tunay na. You cannot change a person. And nobody can change a person. Let him or let her first accept Jesus as his, as her personal Lord God and Savior. And that Jesus will change him. Amen? 2 Corinthians 3:18, the Lord will change us. Ikalawang Korinto 3:18, from glory to glory. Mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. Kaya yung mga hindi nakakadalo, puntahan ninyo. I-Bible study nyo na sila. Ito, ituro nyo na ito.
Sabihin mo sa kanya, Bes, may problema ka ba? Sino problema mo, asawa mo? Huwag mong problemahin yung asawa mo, ibigay mo kay Jesus yan. Ang mga Kristiyano matatapang, tandaan mo. Hinaharap ang mga problema, pagsubok laban ng buhay, matatapang yan. Amen? We Christians are man and woman of valor. Tayo ay mga matatapang na tao. May tao pa ho ba rito? Hindi tayo iyakin, umiiyak lang tayo kay Kristo. Pag malakas ang presence ng Lord, umiiyak tayo. Yung bang inaapi ka, pero gusto, hindi ka gaganti, iiyak ka na lang. Ganun eh. We are only crying when the presence of God comes. We are only crying if we are not putting the law in our hands. We are saying, vengeance is for God, not mine. May tao pa ho ba rito? Naunawaan ninyo ako? Palakpakan natin si Lord. Listan lang, listan. Ituro mo to sa boss mo. Kawawa naman yung boss mo. Ang yaman-yaman, tapos pupunta ng impyerno. Turo mo to sa teacher mo, sa mga estudyante mo, sa mga classmate mo. Turo mo to sa lahat ng tao, kasi pag hindi mo to tinuro sa kanila, sino magtuturo sa kanila? Kawawa naman sila. Nakikinig pa ho ba tayo? Lalo na ngayon, malapit nang dumating si Kristo. Akalain mong isasabatas ang divorce? Akalain mong isasabatas na pwede mag-asawa ang babae sa lalaki? Sa babae sa babae, lalaki sa lalaki? Eh, pasama ng pasama ang mundo. Ito na yung panahon ni Noah. Matthew 24:36. Ito na yung panahon ni Noah. Na kung saan pasama na ng pasama ang mundo. The world is getting worse and getting worse like the days of Noah. The reason why the Lord flooded the earth, it's because of their sins that are getting worse. And listen very carefully, Jesus Christ is coming very, very soon. So get ready. Tanungin mo nga sa sarili mo, handa na ba ako? Kaya nung sabi ng John 3:3, it says, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And how can a man be born again? He or she enter again to his mother's womb. Eh, hindi nakakasya yun. Paano may papanganak na muli ang isang tao? Papasok ba siyang muli sa tiyan ng nanay niya? No. And the Bible says, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit. Except a man be born of water and of the Spirit, he can see the kingdom of God. And I tell you, Jesus said, you must be born again. Alam mo bang si Jesus mismo ang nagsabi na ang lahat ng tao ay dapat na maborn again? Mismo sa bibig ni Jesus. Anong ibig sabihin ng born again? Ang ibig sabihin ng born again, those who receive new life in Christ. Nagkaroon ng pagbabago dahil kay Kristo. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. John 3:6. Anong ibig sabihin nun? Ang laman ay hindi magpuproduce ng Espiritu. Only the Spirit can produce a Spirit. Para tayo ay maborn again in the Spirit, kinakailangan natin si Jesus. Amen? The Holy Spirit of Jesus and the Word of God of Jesus, the Bible. Kaya kinakailangan tayong maborn again. Sabihin mo sa lahat ng tao, you must be born again. Ipaunawa mo sa kanila. Hindi ito resurrection of the dead. Kasi may naniniwala kasi resurrection of the dead dito eh. Yung mamamatay tayo, bubuhayin tayong muli, hindi daw ang born again. Mali. May naniniwala naman, ito yung water baptism.
mali rin. O ito'y binyag o kumpil, mali din. Ang ibig sabihin ng born again, having a new life in Christ. 2 Corinthians 5:17, it says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, things are becoming new. Ang sino mang na kay Kristo Jesus, isa nang bagong nilalang. Wala na ang dati niya, lumipas na at ang mga dumaring takting sa kanya, ipawang bago na. Kaya pag ang isang bakla na bago, aalisin niya na yung lipstick niya. Puputulin niya na yung mahaba niyang mga kuko. Yung mga pakending-kending niya, ayusin na niya. Yung pagbibistida niya, ayusin na niya. Ipag-ibigay ng Christian. Then, he is now removing through the power of the Holy Spirit all things that are not that does not give glory to God. Nanginginig pa ho pa tayo. Mababago na yan. Amen po ba? May tao pa ho pa rito? Palakpakan natin si Lord. Kaya alam mo sa buhay na ito, hindi pinaghihirapan ang maraming bagay eh, kundi pinananampalatayanan lang. Amen. Manampalataya lang tayo. God can change us. God can make us holy. God can make us pure, blameless in His sight. He can remove all the stains, all the wrinkles in our lives. God can solve all our problems. Amen po ba? All our needs will be met. Lahat ng mga pangangailangan natin, tutugunan ng Diyos yan. Dito, nakakatuwa, ang daming patotoo, di ba? Kaya hindi natin naalis yung testimony portion eh. Kanina narinig ko yung sinabi na Pastora Aliye. No? Ganda-ganda. Hindi niya malaman kung ano yung huunahin niya. Pero inuna niya si Lord. Pinabayaan ba siya ni Lord? Hindi. Pag walang problema, unahin mo si Lord. Pag may problema, unahin mo pa rin si Lord. Eh. Pag walang pagsubok, unahin mo si Lord. Pag may pagsubok, unahin mo si Lord pa rin. May pera man o wala, laging inuuna si Lord. Amen po ba? Always make Jesus the priority of your life. And His word is true. Matthew 6:33. If Jesus is the priority of your life, then the Lord will meet all your needs. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Isang malakas na palakpak sa Diyos. Pakisabi natin, thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Amen. Hallelujah! In the book of John, chapter 14, verse 6, John 14, verse 6, it says, there's no other way to heaven. There's no other life and there's no other truth. And that is Jesus alone. Only Jesus. John 14:6. Juan 14:6, sinasabi roon, walang ibang daan. Walang ibang katotohanan, walang ibang buhay. Kundi si Jesus Christ lamang. Religion cannot save us. Nobody can save us. Amen. Muhammad cannot save us. Buddha cannot save us. Manalo cannot save us. Lenin, Stalin, Karl Marx, Mao Tse-tung cannot save us. Eri Soriano cannot save us. Manalo cannot save us. Matalo cannot save us. All the leaders of religion, all the leaders of our different parties of the world cannot save us. Only Jesus can save us. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya anong sabi ng John 15, 4 and 5? John 15, 4 and 5. Jesus said, abide in me so that I will also abide in you. Manatili kayo sa akin, kumabit kayo sa akin. Nakikinig po ba tayo? Hindi kayo makakapamunga kung kayo'y hiwalay sa akin. John 15, 4 and 5. Apart from me, you can do nothing. Galatians 5:19-21. Yan ang mga fruit of the flesh. Yan ang bunga ng laman na maghahatid sa iyo sa impyerno. Galatians 5:19-21, the fruit of the flesh that will send you to hell. Galatians 5:22-23, the fruit of the Spirit
that will lead you to heaven, that will lead you to heaven. Nakikinig pa po ba tayo? Ano yung mga fruit of the Spirit? Love, joy, peace, kindness, goodness, etc. Basahin ninyo sa Galatians 5:22-23. Yan ang ilatag mo sa inyong hapagkainan. Ilatag mo yan sa inyong table. Meron ka ngang peras, meron ka ngang ubas, wala ka namang fruit of the Spirit, patay ka. Kinakailangan meron kang fruit of the Spirit. Nakikinig pa ba tayo? Amen po ba? Galatians 5:22-23. Ganito po yan eh. Sabi ng Biblia sa 1 John 2:2. 1 John 2:2. We have an advocate. If we sin, we have an advocate. Ganito po yun. Nakakita na po ba kayo ng baboy? Sino ang hindi pa nakakita ng baboy? Nasamahan ko kayo. Papakita ako sa inyo. Nililitsyon yun. Sarap nun, lalo na yung malinggit lang. Sarap yun. Yung baboy, saan nabubuhay yung baboy? Pag pinakawalan mo, di ba sa pusali, tama? Linisan mo yung baboy, tatakbo sa pusali. Maliban lang kung sarili mong baboy na nakakulong, hindi pupunta sa pusali yan. Pero pag yan ay papagalain mo, magtatampisaw sa pusali yan, tama? Kahit linisan mo ang baboy, i-shampoo mo ang baboy, i-conditioner mo ang baboy, i-lotion, i-perfume mo ang baboy, baboy pa rin yan. Nakikinig po ba tayo? Pupunta yan sa pusali. Pero ang tupa, hindi. Pag narumihan ang tupa, yung dumi sa balat ng tupa, sa balahibo ng tupa, ikakaskas niya yan sa damo. Nakikinig ba tayo? Aalisin niya. Ganito ang mga tunay na Kristiyano. Kapag hindi sinasadya na sila'y nalaglag sa pagkakasala, ihihi ka agad ng tawad sa Diyos. Amen. At aahon sa pagkakasala. Ito ang mga tunay na Kristiyano. 1 John 2:2. How to stay in the holiness of God? How to stay in the perfection of God? How to stay in the righteousness of God? Huwag kang aalis sa Kanya. Kasi pag umalis ka sa Kanya, paktaylo ka. Paktaylong bata ka. Ang hirap mag-prosper ng business. Bakit? Kasi ang nagbabantay ng business, hindi Christian. Pero kung Christian ang magbabantay ng business, kahit nakapikit yan, naming customer. Amen? Bakit? Kasi Kristiyano. Amen? Ang Diyos ang magdadala ng mga customer. Amen po ba? May tao pa ba rito? Ibigay mo lang ng maayos ang tithes offerings at first fruits mo. Bahala na ang Diyos ang magdala ng blessing sa iyo. Amen! Ganun lang yan eh. Covenant lang yan eh. Lord, gagawin ko to para sa iyo. At ito naman ang gagawin mo para sa akin. Nakakatawa ang saging. Kahit na anong araw, anong buwan, anong taon may saging, hindi nawawala yan. Tama? Ang guyabano, nawawala. Hindi laging panahon ng guyabano. Hindi laging panahon ng chiniguelas. Hindi laging panahon ng duhat. Hindi laging panahon ng santol. Hindi laging panahon ng guwaba. Pero ang banana, laging panahon. Kapag ikaw ay na kay Kristo, walang panahon ng kalungkutan. Pag ikaw ay na kay Kristo, walang panahon ng pagkatalo. Pag ikaw ay na kay Kristo, walang panahon ng walang pera! Laging umaapaw yan. Amen? Amen! Palakpakan natin ang Lord. Magtataka ka, saan nangagaling ang mga customer ko? Saan nangagaling ang mga blessing ko? Saan pa? Nagmula sa Diyos. Amen. Na binigyan mo ng iyong katapatan. Hallelujah. Just be faithful to God. And in return, the Lord will be more faithful to you. Nakakatawa ang Panginoon. Di ba tayo nabibless sa Diyos natin?
na tapat tayo sa Kanya, mas lalong nagiging tapat Siya sa atin. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah! Simbigan nga tayo ng malakas. Hallelujah! Hallelujah! Mahina. Hindi narinig sa kabilang barangay. Kailangan lakasan pa natin. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Praise God. Palagyan kaya natin to ng ano, yung nag-e-echo. Hallelujah, ya, 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 ya. Pero para mahaba, ya, 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 ya. At say, pogi ako, ko, ko, ko. Ganun. Bigla sasagot, mali, le, 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 le. Nagsisinungaling ka, 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 ka. Nainyak lang yun. Talaga pogi tayo. So brethren, we must be a part of a true, perfect church. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, kailangan maging bahagi kayo ng totoong perfectong iglesia. At ang perfectong iglesia ay pinangungunahan ng perfectong Diyos. Hindi tayo perfecto, pero yung perfection ni Christ ibinibigay sa atin. Amen. Are you perfect? Yes, I am! Ano ka naging perfecto? Ano bang pangalan mo? Perfecto? Hindi. Naging perfecto ako dahil kay Kristo. Banal ka ba? Yes, I am. Paano ka naging banal? Yung kabanalan ni Kristo ay nasa akin. Pugi ka ba? Yes, I am. Maganda ka ba? Yes, I am. Yung kagandahan, yung kapugian ni Kristo ay nasa akin. Eh bakit ganyan ilong mo? Huwag yung ilong ang tingnan mo. Si Kristo ang tingnan mo. Nakikinig pa ba tayo? Kaya meron tayong mga kapatid dati, galit na galit sa ilong niya, ewan ko ba? Pinagdidiskitahan yung ilong niya, 25,000 na ipapabago niya yung ilong niya. Ay naku, ibigay mo na lang 25,000 mo sa offering. Nagpapain, nagdidiskitahan yung ilong mo. Tanggapin mo yung ilong mo, kung ilong mo parang loro, tanggapin mo. Yung ilong mo parang tinamaan ng pisor, tanggapin mo. Accept who you are in the Lord. If you've got a long nose, accept it. If you've got a flat nose, accept it. Accept who you are in the Lord. Amen. Itao pa ho ba rito? Ang iglesia raw ay binubuo ng maraming parte, maraming sangkap. Nakikinig ba ho pa ho ba tayo? Tingin sa daliri ko, pare-parehas ba ang laki niyan? Pare-parehas ang taba? May pare-parehas ba ang pangalan niyan? My five fingers are all the same in height and in size. Do they have the same name? Anong pangalan nito? Thumb, hinlalaki. How about this one? Hintuturo. How about this one? Hinliliit. How about this one? Palasinsingan. And how about this one? Ha? Huh? What is the name of this one? Walang pangalan, walang alan. No name. But it has different functions, right? May different functions siya eh. Ganun ka rin, tingin sa gwapo sa pogi sa harapan. Meron ka, kaya ka inilagay ng Diyos sa King of Jesus Fellowship, may bahagi ka. Alamin mo yung bahagi mo. Alamin mo. Know your responsibility, your role, your calling in the body of Christ. Lalo na kung nagkakaedad na tayo, tumatanda na tayo, lumilipas na tayo, kung ano-ano pang iniisip natin, bakit di mo na lang paglingkuran si Kristo? Kung hindi mo paglilingkuran si Kristo ngayon, kailan? May tao pa ho ba rito? Tulungan nga ako, basahin nga. Yung unang Korinto, Tagalog nga, pakibasa nga. Unang Korinto 12 hanggang 27. May Tagalog ba tayo yan? Legend, may Tagalog ka dyan? Yeah. The legends were born in May, the month of May. Yeah. Basahin mo nga legend. Itong batang ito, bless ako rito eh. Pag sinabi ko, legend, kakain na ba tayo? Opo. May pagkain tayo? Opo. Pagkatapos namin kumain, naguhugas ito ng pinggan eh. Kaya ang prayer ko sa babaeng ito, huwag tumunang mabuntis. Eh wala pa nga pong nobyo, magbubuntis na. Ang ibig ko tubo sa tatuhuin, huwag muna magnobyo. Kasi pag nobyo, magkaasama, magbubuntis, di ba? Eh makinig kayo maigi sa akin.
Pag ikaw naglilingkod ka ng maayos kay Kristo, as may nanggugulo sa'yo, sipain mo. Magulo ka. Sabihin mo, sabi sa'yo, hipos abi. Ayaw parang ka rin na sa Marao dito. Pag may nanggugulo sa'yo, committed ako kay Lord, nanggugulo ka. Sige, basa mo lang yan. Unang Korinto 12, 12 hanggang 27. Dahan-dahan lang, anak. First, unang Korinto 12, 12 hanggang 27. Basa mo. Si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi nag-iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tenga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan may tutuling na katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahagi parang may hina, ang siya pangang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan ay naakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi ng isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kaya nga lahat nag-iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Yun. Nainaunawaan ninyo? Pwede bang lahat tayo puro mata? E di pinya tayo. Pwede ba lahat tayo puro ilong? Oh, di ba? It means we have ears, we have eyes, and every part of our body has different functions. So each part of our body must function according to its function. Ganun tayo eh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka rito. You are very special in this church. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka rito. Huwag mo sabihin, mahalaga ka sa akin, baka may kahulugan niya. Mahalaga ka rito. Nakikinig po ba tayo? Mahalaga ka sa Diyos. You have a special part in the body of Christ. You have a special part in the kingdom of Jesus. And listen very carefully. Kingdom of Jesus is a local church. And this local church is a part of the universal church or the body of Christ. Ang Kingdom of Jesus Fellowship ay isang bahagi, ay kasama. Isang iglesia lokal na kasama sa universal church na katawan ni Kristo. Kaya kahapon, nakipag-fellowship ako, different churches kami. I prayed with them. No? Nakikinig pa ho ba tayo? Hinayaan ko, nagagampanan nila yung tawag nila at ginampanan ko rin yung tawag ko. And listen very carefully. Alam mo ba kung bakit ka uma-attend ng every church, every gawain natin? At kung bakit ka kailangang maging kabahagi ng iglesia natin? Tingin sa akin, alam mo bang kulang ako? Alam mo bang nagiging kompleto lang ako dahil sa iyo? Kailangan kita. Huwag mo sabihin, hindi kita kailangan.
Huwag mo sabihin, hindi ako atin, ayaw ka nang umatin, hindi naman ako kailangan dyan. Kailangan kita. Paano kung lahat tayo full-time walang magbibigay? Tatakbo ba ang church? Paano kung walang haawit, tuturo, sasayaw? May kanya-kanya tayong trabaho rito eh. Kaya ang nais ng Diyos, be a part of a true perfect church. Gampanan mo yung tawag mo. Gampanan mo yung calling mo. Trabahuhin mo yung trabaho mo. Sa Kingdom of Jesus Fellowship, may kanya-kanya tayong role na ginagampanan. Huwag mong tingnan ang kakulangan ko. Puluan mo ang kakulangan ko. Amen! Huwag mong tingnan ang kakulangan mo. Punuan mo, pupupunuan ko yung kakulangan mo. Amen po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Sabihin mo ulit sa katabi mo, napakahalaga mo sa KOJM. You are very special in this church. You are very special in the eyes of God. Do your part. Do your part. Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Don't you wanna be a part of the kingdom? Come on everybody. Gampanan mo ang tawag mo. Maybe you are in the evangelism ministry, in the follow-up ministry, pastoral care ministry, in the prayer and fasting intercessory ministry. Maybe you are in the finance ministry, arts and design ministry, audiovisual ministry, in the praise and worship ministry, dance and tambourine ministry, or maybe you are in the eating ministry, and in the cooking ministry. Do your part. Brethren, a true perfect church is a church established and built by the perfect Jesus. The true perfect church is a church mandated by God. Makinig kayong maigi sa akin. Maraming iglesia, hindi ang Diyos ang nagtayo. Alam niyo na yun. At maraming born again Christian church na hindi rin si Jesus ang nagtayo. Hindi nangangahulugang born again siya, pwede na siyang magtayo ng sarili niyang church. Hindi. You must be mandated by God. Noah was called to build the ark. To build the ark. Solomon was called to build the temple. John the Baptist was called to prepare the way of the Lord. Now listen very carefully. Akala kasi natin, lahat ng church na naka-restrosect ngayon, born again, Trinitarian, akala natin lahat sila tinayo ng Diyos. Hindi. Yung iba, produkto lang ng division. Tama? Yun yung mga naghangad ng sariling tupa na hindi kanila inagaw, ninagaw. Tama? Sila yung mga naghangad ng posisyon, naghangad ng pera. Nagsama-sama, nagparehistro, nagpa-ordina sila, nagpa-reverend, nagpa-bishop, pero hindi sila tinayo ng Diyos. You must be wise as a serpent and be gentle as a dove. Not all born-again Christian churches are true church mandated by God. Kaya minsan man matutuwa ka, no? Uy, born-again ka, may church kayo, Trinitarian kayo. Natutuwa ka. Pero hindi mo alam, produkto lang ng division yan. Yung mga member niya, ninakaw lang kung kani-kanino. Nagnasa lang sa pera yan, nagnasa lang sa mga posisyon yan. Tapos nagpareso sa sek. Hindi sa Diyos yan. Nakikinig pa ba tayo? Not mandated by God, but mandated by themselves. They are building their own little kingdoms. And listen very carefully. Lahat ng mga churches na hindi tinayo ng Diyos, it will collapse. They will all go to hell. All churches that are not mandated by God, not built and established by Jesus, they will all collapse and they will all go to hell. Kaya makinig maigi. Lahat po ng mga churches na hindi tinayo ng Diyos, dapat nagpapailalim lang yan sa mga true churches. Nagpapasakop lang yan. Binubura na yung mga pangalan nila. Kunyari, ang pangalan niya,
ay ganito, Jesus is not alive. Dapat palitan na lang, gawin na lang Kingdom of Jesus. Nakikinig pa ba tayo? Ngayon, kung ang mga church naman nila ay totoong tinayo ng Diyos, kulang pa rin sila. Amen. Tayo ang kapunuan nila. Amen po ba? At yun ang ginagawa ko. Hindi lamang po ang Kingdom of Jesus Fellowship ang aking pinapastulan. Pinapastulan ko rin ang Body of Christ. Sinabi ko nga sa inyo noong nakaraan, kinontak ako, nagpunta ako rin sa Montalban, nakatahibig lang ganun, tinawag ako. Mabuti na lang, nag-preach ako. Kung hindi ako nag-preach, yung pinres ng pastor out of context, hindi nga nagpatanggap eh. Ang daming unbeliever dun. Eh siya speaker. Hindi naman ako, kanila yun. Mabuti na lang, tinawag ako, nag-preach ako ng salvation. Piniliwanan ko yung maraming katotohanan. And listen very carefully. Tingin po maigi. Tayo po ay kasama sa Kingdom of Jesus Fellowship. Meron tayong mandate. Tinayo talaga tayo ng Diyos. Yung iba hindi tinayo ng Diyos. Tinayo nila. Nang agaw sila ng tupa ng may tupa, nang agaw sila ng gamit ng may gamit, pinagnasaan nila yung pera, nagtayo sila ng sarili nila. Hindi sila galing sa Diyos. Ay, Trinitarian sila, born again sila, tama. Pero hindi ang Diyos ang nagtayo ng Diyos nila. Kaya, merong mga iglesia, hindi born again, hindi Trinitarian, hindi sa Diyos. Pero mga iglesia, may mga iglesia ang born again, Trinitarian, pero tinayo lang nila ito sa sarili nilang layunin, pakay natin sila, napurahin yung mga pangalan nila, ipailalim na lang sa kayo. At kung sila naman ay tama, tulungan sila. At kung ano ang kulang nila, ay kinakailangan natin lagyan sila. Amin po ba? Ito ang dahilan kung bakit ang lingkod ng Diyos sa ayon at sa gusto, lagi nilang iniimbitahan, lagi nilang kailangan makasama. Ayan, pastor, told me that my message, he preached my message to his congregation. You see? Many churches are not built and established by Jesus. They have false doctrines. And many churches were not built and established by Jesus. Yes, they have right doctrine, but they have wrong spirit. They are born again, they are Trinitarian, but they have wrong spirit. Nakikinig pa ba tayo? Wrong motive. Kaya lang naman nila tinayo yung church na yan. Dahil sa pera eh. Gusto nilang makamkam yung pera, sila na. Kaya dahil yung mga tupa, gusto nilang mapasako, mapailalim. Parang ganito lang naman yan eh. Ayaw nila na maging assistant sila. Gusto nila sila yung head. Ayaw nilang may pinapasakupan sila. Ayaw nilang may nagpapailalim sila. Gusto nila sila yung sikat, sila yung magaling. Ito lang, ipaliwanag ko sa inyo, yung mga nag-course ng division. Ito yan eh. Kingdom of Jesus Fellowship kami. Pero itong mga tupang ito, kontrolado namin to. Kontrolado namin. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya pag sila inilipat mo, inalis mo sa lugar na yan, hindi! Huwag mo kami nga alisin dito. Pag inalis kami, sama-sama tayo. Nakikinig pa ho ba tayo? May tao pa ho ba rito? Pag naka-assign ka sa lugar na yan at inalis ka sa lugar na yan, inilipat ka sa ibang lugar, alis ka. Pag ayaw mong umalis, peke ka. Ang ibig sabihin, yung mga tupang yan, kinokontrol mo na. Hindi. Kingdom of Jesus tayo, pero nasa ilalim ko kayo. Yung mga tithes offering, first fruits, natin ipasok yan, mabasa natin yan. And this is true. Pero pag yan ay Kingdom of Jesus Fellowship, meron bang tithes offering at first fruits yan? Baka gusto niyo ipadala rito. Hindi, dapat naman. Yan ang main eh. Pwede bang ilipat ka? Opo naman, eh, Kingdom ako eh.
eh pag kingdom of Satan yan, hindi na alis. May tao pa ho ba rito? Kaya pag ganyan ng mga espiritu, ng mga taga-panguna, inaalis ng Diyos sa KOJF yan eh. May tao pa ho ba rito? Tingin sa masagpogi sa harapan, huwag ang habol ng habol sa kanila. Baka maging kagaya kanila. Amen! Manatili ka sa kinalalagyan mo at kung sila'y magbabago, babalik sila at ahabol sa iyo! Ang problema kasi natin, tingnan mo yung FB mo, ang mga friend mo, yung mga backslider, mga rebelde, mga nagsipaglayasan, mga nagsipagbagsakan, sila yung mga friend mo! And tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Tell me who your friends are, and I will tell you your future. Ito ako ba rito? Ay, puro yun ang mga friend mo eh. Mga nagrebelde, mga lumayas, mga nagbackslide, mga nakatumba, mga nakaligaw ng landas, yun ang mga friend mo eh. And tell me who your friends are, and I will tell you your future. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya maliwanag po yan eh. Iglesia hindi tinayo ng Diyos, mali doktrina. Iglesia hindi tinayo ng Diyos, mali ang puso, mali ang motibo, mali ang espiritu. Oo, born again trinitarian. Pero walang mandate yan. Hindi tinayo ng Diyos yan, nag-rebelde lang yan eh. Hindi naman kanila yan eh. Kaya nga isang kapatid, pini-em ko siya. Anong sabi ko sa kanya? Ang laki ng church niya, kilala ko yan. Laguna, Batangas, pati yata Cavite, nakuha niya eh. Hindi niya tupa yun, dapat pinapalik niya. E pinagmamalaki niya, ang laki ng kongregasyon niya ngayon, ninakaw niya lang yun, hindi kanya yun. Ang sabi ko, ninakaw. As in, ninakaw. He has a big congregation. But it's not him. He just changed the name of the church. But in fact, it's not him. Nakikinig pa ho ba tayo? Di ba ganyan yung mga nagrebelte? O, sa palitan sa Bulacan. O, kingdom of Jesus yun eh, pinalitan niya. Eh, gusto niya eh. Gusto niya siya ang head eh. Ganon din sa mga Pampanga, sa Cabiao, sa Bicol. Pinatanggal yung pangalan ng kingdom of Jesus. Gusto nila kanila eh. Pero magkatagumpay ba sila? Hindi. May panahon ng hatol sa kanila, amen. At di ko naihintayin yung silang maghintay. At wala akong pakialam sa kanila. May tao pa ho ba rito? Eh, tingnan mo yung Facebook mo. Sino ba yung mga friend mo dyan? Yung mga lumabas ng hina, mga bakla, tomboy, etc. Mga tumba, yan ang mga friend mo. Ay, nako. Unfriend them. Hello? Makipag-friend ka sa mga totoo, sa mga righteous. Amen po ba? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Tell me who your friends are, and I will tell you your future. Associate with the true man and woman of God. Kaya nga sila eh. Panay nga ang text na natawag nila PM sa akin eh. Join us, join us, join us. O sige, let us pray. Merong gustong mag-pray, merong masasabi ng pray. Ang likod na lang ng Diyos ang magpipray. May tao pa ho ba rito? Kaya dalawa yan. Iglesia hindi tinayo ng Diyos, mali ang doktrina. Iglesia hindi tinayo ng Diyos, born again, trinitarian, mali ang motibo. Nakikinig pa ho ba tayo? Mali ang espiritu. Kung totoo ka, magsimula ka! Mag-start ka from nothing! Di ba? Parang Kingdom of Jesus Fellowship, we started from nothing. Church history, saan ba tayo nagsimula? Sa bahay nila Dap. Na dating bahay namin nila Mama Gin. Doon nagsimula ang Kingdom of Jesus Fellowship. Maliit na keyboard, ganyang kalinggit. Si Mama Gin ang nag-keyboard, siya rin yung nagpapaawit. Doon kami sa garahe. Doon nagsimula ang Kingdom of Jesus Fellowship. Ilang perasong attending. Sino ang ating unang worship leader? Si Mama Gin. Sino ang ating unang tamburiner?
you won't believe. Si mamagin. Mamagin was the first tambouriner, was the first praise and worship minister, was the first playing keyboard, instrumentalist. Wala tayong kinuhang membro ng sino paman. Wala tayong kinuhang gamit ng sino paman. Nakikinig po ba tayo? Kaya hindi pwedeng magmalaki yung marami. Mayaman kami, sama-sama kami, marami kaming pera. Saan galing yan? Paano ka nagkaroon yan? May tao pa ho ba rito? Hindi ka naman nagtrabaho, may pera ka. Eh di kinekwat mo yan. May tao pa ho ba rito? Misan pumunta ako sa isang lugar and this is very, very true. Why are you entering this place? They told me. It's because the Lord brought me here for a divine purpose. To bring this place into the real salvation of Jesus, bringing healing and miracles of Jesus, bringing this place into their high calling and perfect destiny in Christ. And they said to me, you should not be here. Your doctrine is wrong. But in fact, my doctrine is right. And I said to them, this is true. Maybe your doctrine is right, but your spirits are wrong. May dinapahiya sila. May tao pa ho ba rito? Amen po ba? Lakpakan natin si Lord. Hindi nangangahulugan magandang iglesia. May air condition. Eh nga sinasabi ko sa inyo eh. Isipin nyo, mayroong hindi okay ang spiritual. Eh ang laki-laki ng church doon. Ang yaman pa ng church doon. May sarili pa. Alam mo, magkaroon ka ng sariling church sa Metro Manila, ay sobrang ihaman mo sa totoo lang. Eh sila ang laki ng church nila, sarili pa nila eh. Eh hindi makapagpalayas ang demonyo. Walang power. May tao pa ho ba rito? Hello, walang sumasagot. Nagpatotoo si Pastora Aliyah kanina, ano yung sakit mo? Di ba may sakit ka, narinig yung patotoo mo eh, no? Ha? Sis! Saan yung sis mo? Bandang ano? Bandang dito. Eh, according to Pastora Aliyah, she had the sis. When Pastora ging pray, the sis were gone. That's the power of God. And the greatest manifestation of God's power is now. Ayaw. Pag may nanggugulo, sipain mo. Kung hindi mo sisipain, ako sisipain. Ay, hindi. Iyanari mo. Wala akong ka. Oh. Konti na yung karapatan ko yung nanay mo. Malakit pa. Hindi, joke lang, joke lang. May tao pa ako ba rito? Brethren, Ephesians 4:11. I'm almost done. Before I close, Ephesians 4:11. The Bible says, and he gave some to be evangelists. The job of an evangelist is to evangelize and to heal, to baptize with the Holy Spirit and to make miracles in Jesus' name. And even though we are not evangelists by calling, we must do the work of an evangelist. Ang mga ebanghelista ay nagliligtas ng kaluluwa, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling, gumagawa ng himala, nagbabautismo ng banal na espiritu. Bagamat hindi tayo mga ebanghelista, kailangan tayo mag-evangelize. Amen. The job of a pastor is to guard the flocks, to take care of the flocks, to tend the flocks. Ang trabaho ng pastor, alagaan ng mga tupa, protektahan ng mga tupa. Pag medyo maulit ang tupa, pinipila yan po. Totoo po. Pag naliligaw ang tupa, kinakawit yan. Dito pa. Nakikinig po ba tayo? Even though our calling is not a pastor, we must have a pastoral heart. We must take care of the flocks of God. We must take care of our brethren. We must pray for them.
love them, care for them, help them, support them. We must have a pastoral heart. And what's the job of a teacher? The teacher teaches, grounded the church, so that the church will not receive false teaching and false doctrine. Ang trabaho ng guro, turuan tayo ng malalalim na katuruan. Yan si Pastor Raging, a prophetic apostolic teacher, upang sa ganun, huwag tayong maligaw, maligaw sa landas. Daming maling aral. Ngunit, bagamat hindi tayo, hindi teacher ang calling natin, pero kailangan yung natutunan mong tama, amen, ituro mo rin sa iba para wag silang maligaw. And the job of our prophet is to prophesy, to guide, to give direction. Kung walang giya, saan papunta ang church? Kailangan ng propeta. Kasi walang gagabay sa church eh. The church will become a like a wave in the sea, toss and fro. The church must have direction. And we need the prophet. Isaiah 30:21. This is the way of the Lord. Walk in it. This is the way of the Lord. Walk in it. Ito ang dapat mong lakaran. Ito ang daan ng Panginoon. At kahit na hindi tayo propeta, narinig mo yung mga prophecy ng propeta, sabihin mo sa kanila, this is, now is the greatest manifestation of God's power. Now is the greatest transfer of wealth. Now is the greatest evangelism of all time. Ito na ang pinakamalakas, wala na. No more generation that will come. The greatest power of God is now. Ngayon na. Wala na pong susunod na henerasyon. Jesus Christ is coming very, very soon. Pakinggan mo ito. Ang hindi lamang ang oras, ang araw, ang taon kung kailan darating si Kristo, hindi natin alam yan. We do not know the day, the time, the hour, the exact date of the second coming of Christ. But as Christians, we know the signs. Alam natin ang mga palatandaan. Amen. Alam mo ang mga palatandaan. Hindi natin alam ang eksaktong oras, pero alam natin ang mga palatandaan. At para sa mga tunay na Kristiyano, ito na. Ang pagmalapit ng pagdating ni Kristo. Gusto nilang ipasa ang divorce. Gusto nilang ipasa ang same-sex marriage. And we are fighting for it. In prayer and in preaching. And in protesting. Nagigilig pa po ba tayo? And these are the signs that Jesus Christ is coming very, very soon. Ano ang trabaho ng mga apostol? Pagdating ng mga apostol, pangwakas na siya. Kumbaga sa ano, nag-aral ka, preparatory. Pagkatapos ng preparatory, secondary. Pagkatapos ng secondary, elementary muna. Elementary. Pagkatapos secondary, high school. Pagkatapos, senior high school. Tama. Pagkatapos college. Ang ebanghelista, prep. Elementary, pastor. High school, ebanghelista. Guro. Propeta, senior high school. Ngayon, para magtrabaho ka, kolehiyo, apostol. Nagigilig pa ba tayo? At sinabi ko sa inyo, 1990 lumabas na ang mga apostol. 1950 si Billy Graham. And we belong to the apostolic church. Matuwa ka na meron silang mga aral na ganon, matuwa ka. Pero meron silang aral na wala, na kinakailangan ilagay natin sa kanila. Nakikinig pa po ba tayo? At ano ang pinakamalalim na nakaatang sa atin? Yung magligtas ng lahat ng kaluluwa, trabaho natin yan.
Yung magpagaling at gumawa ng himala, trabaho natin yan. Trabaho natin dalhin sila sa kalooban ng Diyos. Amen. Hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay. May tao pa ho ba rito? And brethren, many pastors and many Christians and many churches are out of the will of God. Hindi nila nilalagyan talaga ng malalim ang tawag at ang calling nila. May tao pa ho ba rito? Maraming church ngayon nagpipinsa ng first fruits. Pero nangopia lang sa atin yun. Sa totoo lang. Ngayon, pinipreach na rin nila ngayon yun. May tao pa ho ba rito? And listen very carefully. Kaya pag merong hindi ligtas, iligtas mo. Pag merong may sakit at karamdaman, pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag merong wala sa gitna ng kalooban ng Lord, dalhin mo sila sa gitna ng kalooban ng Lord. At kung merong nahihirapan, hindi makarating at hindi makatapos sa kanyang destiny, sa kanyang calling, dalhin mo sila. And this is our job, this is our mandate. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya kahit may mga churches sa lugar na iyan, kinakailangan pa rin ng Kingdom of Jesus Fellowship dyan. Upang sa ganun, madala sila sa kanilang high calling and perfect destiny in Christ. May tao pa ho ba rito? Kaya sabi ko kay Pastora Chiki, Pastora Roan, ilabas na yung letter eh. Hindi ko lang alam kung nailabas na, mangungulekta tayo for mission. Magamat may kunikulekta tayo, pero kinakailangan natin ng koleksyon. April pala, takbo tayo ng Sambales. Mayo, takbo tayo ng Mindanao, tapos ng Capiz. Tuloy-tuloy na po yan. Bicol, Bisaya, Samar, and to the nations of the world. I'm not kidding, I'm not joking. Hindi po tayo nakikipaglaro, hindi po tayo nakikipagbiro dito. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? Maybe they have beautiful and big church. Maybe they are wealthy. Pero yung mataas na aral, but the true teaching of Jesus and the true manifestation of God's power, they are lacking. You know, brethren, it takes humility to accept the truth. Ano mo, kailangan talaga ng kababaang loob eh, para matanggap mo ang katotohanan. Amen? Hanggat hindi mo tinatanggap na kasalanan yan, ayaw magmamalaki ka. Dalawang boteng red oras lang naman, kasalanan ba yon? Hindi naman lima. Tatlo lang naman yung kabit ko, hindi naman lima. Kasalanan ba yon? Lima lang naman yung mura ko, hindi sampo ah. Siya, dalawang kaha, hinihitit. Ako, limang istik lang. Kasalanan ba yon? It takes humility to admit your mistakes. And it takes humility that you need an apostle. The Apostolic Church. And the Lord is bringing you to Hong Kong and to the nations of the world. Not just to evangelize, but also to heal them as you receive healing from the Lord. To perform miracle in God's name. And to bring them to their high calling and perfect destiny in Christ. And if you will not do that, whom will do? Pag hindi mo gagawin yun, aliya ay sino? Nakikinig pa ho ba tayo? Pag hindi mo sila niligtas, sino ang magliligtas sa kanila? Pag hindi mo pinag-pray yung healing nila, sino ang magpapagaling sa kanila sa pangalan ni Jesus? Pag sila yung wala sa gitna ng kalooban ng Diyos, sino ang magsasabi sa kanila na bumalik sa kalooban ng Diyos? Hindi sila makarelease, hindi sila makatapos sa pinapagawa ng Diyos. Ayaw mo silang tulungan. Whom will help them? You know, it takes deep commitment. Lord, here I am. Send me. Send me to the lost, and I will save the lost. Send me to those who are in need of healing and miracle, and I will pray for them. Send me to them who are not doing the perfect will of the Lord. Not finishing and fulfilling the high calling of God, their destiny in Christ,
and I will bring them to their destiny in Christ. And you must not belittle, you must not despise yourself. Brethren, I tell you, Peter is the head of the apostles. And Peter is not a scholar. Peter did not graduate from a prominent school. According to Acts 4:13, Peter, John, and James were just, Peter and John were just fishermen, uneducated, ignorant, unschooled. Tayo ang tinayo ng Diyos sa huling kapanahunan. Tayo ang madadala sa kanilang high calling and perfect destiny in Christ. Hindi po pagmamalaki yun, hindi po pagmamayabang yun. Makinig po kayo maigi sa akin para maintindihan nyo ang katotohanan. Sino ang nag-prepare? Bago dumating si Jesus, merong nag-prepare sa kanya. Sino yun? Yung pinsan niya sa John the Baptist. Ngayon, sinabi na John the Baptist, ako ang magpiprepare kay Jesus. Nagmamalaki ba siya o nagsasabi ng totoo? Sino ang gumawa ng arko? At sinabi ni Noah, sakay na kayo sa arko ko. At dahil pinapagawa sa akin ng Diyos ang arkong ito, nagmamalaki ba siya o nagsasabi ng totoo? So Solomon ay pinagawa ng Lord ng templo. At sinabi ni Solomon, itong templong ito ang totoo. Sumamba kayo rito. Nagmamalaki ba siya o nagsasabi ng totoo? Pag sinabi mo sa kanila, ang ibinabahagi ko ay totoo, nagmamalaki ka ba o nagsasabi ng totoo? At pag sinabi mo sa kanila, ang church ko ay totoo, nagmamalaki ka ba o nagsasabi ng totoo? Maaaring mamisinterpret ka nila. Mayabang ka. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Parang David. Nung nakita niya si Goliath, wala bang lalaban? Ako lalaban. Anong sabi sa kanya? Umuwi ka na. You will be misinterpreted by many as you preach the truth and function to the calling and mandate of God. You will be misinterpreted. You will be ridiculed, mocked. You will be insulted. And they might attack you, punch you, kick you, and they might kill you. Your lives may be in danger. You may risk your life. But the Lord will protect us. Amen. Poprotektahan tayo ng Diyos. Pag sinabi mo ang totoo, maaaring magalit sila sa'yo. Saktan ka pa, patayin ka pa yan eh. Kasi sinasabi mo yung totoo eh. Hindi naman lahat natanggapin ka eh. Pero poprotektahan tayo ng Diyos. When David saw Goliath despising the armies of God, defying the armies of God, and he said, no one fighting him, I will fight him. He was ridiculed. But he continued, I will fight him. He is not boasting. He just won. To see the world that Goliath should not defy the armies of God. Nakikinig pa ba tayo? Hindi niya dapat minamaliit ang army ng Diyos. Pag tinanong ka, papasok ka ba ng langit? Yes, I am. Nagmamalaga ka ba? No. Yan ang sabi ng Biblia, John 3:16 eh. Pag nanampalataya ako, hindi na ako mapapahamak eh. Hindi sinungaling ang Bible, sinungaling ang Diyos ko. Ang sabi ng 1 John 5:13, unang Juan 5:13, may buhay na walang hanggan ako eh, dahil kay Jesus eh. Hindi sinungaling sa Jesus, nagsisinungaling ang Biblia. Amen po ba? May tao pa ho ba rito?
Are you an apostle? Yes, I am. And who called you? My God. And you could see in me the signs of an apostle. May tao pa ho ba rito? O tingin, ito na po ang magwawakas. Tagal kong magwakas. Ang sarap kasi ng katotohanan eh. Ang sarap eh. Ganito yan eh. Nung dumating si Kristo, maraming hindi naniwala sa Kanya. Are you the Son of God? Yes, I am. Eh hanggang ngayon naman, maraming hindi naniniwala sa Kanyang si Diyos, di ba? Until now, many don't believe that Jesus is God. The Iglesia ni Cristo, the Jehovah's Witnesses, the Muslims, they don't believe that Jesus is God. Until now. But He proved to the world that He is God. And Nicodemus came to Him by night. And he said, Rabbi, we saw the miracles that you are performing. You cannot perform that unless you came from God. Nakikinig pa ho ba tayo? And listen very carefully. Pag sinabi mong, tamburiner ako, sige nga, magtamburin ka nga. Eh hindi ka naman marunong, hindi mo naman alam yung mga step. Ang tanong, nagsasabi ka ng totoo? O are you insane? Are you telling the truth or crazy? You are saying you are a tamburiner and yet you do not know the steps of the tambourine. Oh yeah. If you will say, I am a worship leader, then sing. And you do not know how to sing, out of tune. It means you are lying, right? Ito ba ho ba rito? Just nawaling ka. It means every truth, it is accompanied by signs or by anything that proves na ikaw ay talaga ron. Naintindihan ba ninyo ako? Ganun yun eh. Pag sinabi mong, mga awit ako, ay wala naman sa tono. Paano ka naging mga awit? Baka mga awit ka sa CR. O baka mga ngawit. Hindi mga awit. May tao pa ho ba rito? It means the true perfect church mandated by God, you could always see the signs proving anything that proves that this church is a true perfect church mandated by God. Amen po ba? At tayo po sa Kingdom of Jesus Fellowship ay tinayo ng Diyos sa huling kapanahonan ito. Amen po ba? At kailangan nila tayo. Amen. Kung paano kailangan din natin yung body of Christ, compliment yan eh. Pero kailangan din nila tayo. At magpasalamat tayo sa Diyos. Tayo ay napangkolehiyo. Amen. Upang sa ganoon, makagraduate sila at makapagtapos. Amen. At makapagtrabaho na. Amen. Kailangan mo bang magmaster para makapagtrabaho? Hindi. Kailangan mo bang makapag-doctorate para makapag-trabaho? Hindi. Makatapos ka ng kurso. Ayos na yon. Amen po ba? Sabi nila, pag makagraduate ka ng senior raya, makakapag-trabaho ka na. Pwede rin. Pero hindi ka gaya ng trabaho ng pangkulehiyo. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Anong ibig kong tukuyin? So join and be a part of a true perfect church. Amen? A true perfect church is a church built and established by Jesus, by the perfect Jesus and mandated by Jesus. Amen. Ay, lahat ay tumayo. Yeah.
Itaas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. Shall we lift our both hands to Jesus? You're the God of the kingdom. Sabihin po natin ito, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita bilang Diyos ko, Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo po ako. Baguhin mo po ako. Ayusin mo po ako. Linisin mo po ako. Banalin mo po ako. Gawin mo po akong kaaya-aya sa iyong harapan. Bukas ang aking puso. Pumasok ka sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Pagalingin mo po ako. Gawan mo po ako ng himala. Pagpalain mo po ako. At ang buhay na ito, iniaalay ko sa iyo. Ano man ang part ko sa Kingdom of Jesus Fellowship ay buong puso kong gagampanan hanggang sa huling hininga ng aking buhay. At ang role ng KOJ as an Apostolic Church to the Body of Christ and to the nations of the world ay sasamahan ko ng malalim. So, suportahan, tutulungan, ipapanalangin, ipag-aayuno. At itong tawag na ibinigay mo sa akin ay ikukunik ko sa lingkod ng Diyos at sa apostolic mandate ng Kingdom of Jesus Fellowship upang ang buong mundo ay madala sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng kagalingan at himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos, madala sa high calling and perfect destiny in Christ. Panginoong Diyos, iyamang inaalay ko ng buong-buo ang buhay na ito. Kapalit po ng buhay na ito, kaligtasan po ng maraming kaluluwa. Kapalit po ng buhay na ito, kagalingan po ng maraming may sakit. Kapalit po ng buhay na ito, ang marami ay makarating sa kanyang ikoli and perfect destiny in Christ. Panginoong Diyos, pagyamanin po ninyo. Ang naman po ang pinagkakatiwala ko sa iyo ngayon. Kung paano ang limang tinapay at ang dalawang isda ay pinagyaman mo at pinakain mo ang maraming kaluluwa at maraming tao sa mga barba. Ganun na rin po ang gagawin mo sa buhay ko. Taas mo lang ng patuloy ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Sige. Mika, lapit ka rito, Ruben. Lapit ka rito. Mapahawakan mo sa iba yan. Huwag mong papatayin, huwag mong papatayin. Kayaan mong humawak na iba, may pumalit sa'yo. Lagyan natin siya sa likuran. Takbo ka agad kung pwede sinong lumagay sa likuran niya. Ituloy mo yung ano mo, huwag mong pababain yung anointing. Kayaan mong lalo pang tumakas yung anointing. At kung meron pang gustong lumapit sa harapan na hindi ko kailangan tawagin, takbo, lapit ito sa harapan. Come on. Ibigay ng malalim ang buhay sa Panginoon. Come on. Sige po. Kung hindi mo siya naililigtas, sino ang magliligtas sa kanila? Kung hindi mo ipapatuloy ang kanilang kagalingan, sino ang magpapagaling sa kanila? Kung hindi mo ibibigay ang tithes offering sa first fruit, sino ang magkakaloob para sila marating? Kung hindi mo ibibigay ang talento ang buhay mo, ngayon, sino ang magbibigay at kailan? At gusto kong sabihin sa iyo ito bago ako magwakas at bago ako magpray. Nung paalis na si Elijah, pinalitan si Elijah ni Elisha. At si Elisha ay masunurin sa kanyang ama at kaming ina. Pinapastulan niya o inaararo niya ang bukirin ng kanyang mga magulang. Nung si David o nung naghahanap ang Diyos ng haring susunod kapalit ni Saul, wala sa pilahan si David. Pero si David ay maayos ang nag-aalaga ng kanyang mga tupa. Maaring kung hindi bukas ang puso mo, ma-open ka sa akin. Pag meron ng gugulo sa buhay mo at inaapekto ka, sipain mo, not literal, ang ibig kong tabi tukuyin,
Do not allow yourselves to be sidetracked. Huwag mo hayaang masidetrack ka. Huwag mo hayaang alisin ka riyan. Kasi alam mong nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos. Alam mong perpekto ang tawag mo. Alam mong perpekto ang calling mo. Alam mong perpekto ang ministry mo. Alam mong kailangan ka sa ministry. Alam mong kailangan ng tithes, offerings at first fruits mo para marating natin ng maraming lugar. Alam mong kailangan ng prayer and fasting mo to destroy the walls and works of the enemy. Alam mo na kailangan ka. Alam mong kailangan ng Diyos ang buhay mo. Ano ibig kong tuhuin? Do not allow yourself to be set. Bakit una kong tinawag si Rebel? Alam mo, yung ipopost mo sa FB, buong mundo ang nakakabasa at nakakapanood niya. Yung mga iboborn, i-edit mo, buong mundo ang makakapanood niya. Do not allow yourself to be sidetracked. At di lang siya tayong lahat. At alam mo kung talagang mahal mo ang Diyos, mahal mo ang tawag mo, ipaglalaban mo yan eh. Wala namang nagpapababa sa'yo eh. Ang sinasabi lang, habang nariyan ka, ayusin mo ang dapat ayusin. Ipaayos mo kay Jesus. Hindi sinabi ko mabakan. So Father God, ibibigay po namin ang aming tithes, offerings, and first fruits. Ibibigay namin ang mission to the Philippine Islands and to the nations of the world. The money intended for missions. We will sing. We will dance before the Lord. We will play the instruments. We will serve you, God. We will offer our lives to you. Ipapagamit namin. At kung kinakala, ibigay pang sasakyan sa KOJF, gagawin namin. Dahil dito po kami pinayaman at dito po kami pinasagana. Ang aming munting binigay, lumaki pa, lumabak, lumago pa, dumami pa. Binilig mo, sobrang-sobrang. Ano bang ipinangako namin sa iyo? Sobrang-sobrang pa pang ibinilig. Sa Father God, kami pong lahat ay lumapit sa harapan. Nabibigay ng buhay sa iyo. Kung paano ang limang tinapay na dalawang isda, minultiply mo at marami na pagpala. Gamitin mo ang buhay na ito. Hayaan mo marami ang pagpala. So Father, let it blow. Son of the living God. Jesus Christ, the Son of the Living God. Let it blow. Yes, let it blow.
Kurabahandarabasanda. Let it flow. Let it flow. Kurabahandarabahanda. Yes, Father God, let it flow. Yes, let it flow. Kurabahandarabasandarabahande. Use my life, use my money. I will give the tithes, the offering, the first fruits, and the money intended for the missions. Lord, I am committing my life to you, God. I am dedicating this life to you, Lord. And I am making this life available. Salamat, Dakilang Ama, sapagkat ang buhay na ito ay iyong pinatawad. Ang buhay na ito ay iyong binago. At ang buhay na ito ay iyong pinagagaling at ginagawa ng Dakilang Himala. Ang buhay na ito ay iyong pinamagmala. Salamat po, Ama, na ang buhay na ito ay gagamitin mo para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa.
only in this nation, but to many nations of the world. And this life, Padre God, ang buhay na ito yung gagamitin mo as an inspiration, as an encouragement to the nations of the world in order for them to fulfill their high calling and perfect destiny, Christ. Thank you, God, sapagkat you are multiplying my talent. You are multiplying my ability. Ano man po, Ama, pinagkatiwala niyo po sa akin, pinaparami po ninyo ito. Ama, ang malilikom namin, Panginoon, na tithes, offering, first fruits, ang para sa trans and evangelism, para sa radio, para sa mission, saan man ito gagamitin, i-multiply mo ito, Panginoon. Sapagkat ang lahat ay hindi nakasandig sa aming magagawa at maibibigay. Nakasandig ito, Panginoon, sa iyong kayang ibigay. I-multiply niyo po, Ama, ang aming mga kaloob. Ikutin namin ang buong Pilipinas at ang buong mundo sa mabilis na panahon. Lahat ng tao ay iligtas namin, bata, matanda, kabataan, nasa layaman o nasa kahit bilangguan, nasa posisyon man o wala, nasa gobyerno man o privado, lahat ng uri ng tao ay maabot namin, Panginoon. Nasa kapatagan man o nasa kabundukan, nasa kabihasnan man o nasa kaparangan, lahat sila ay maabot namin, Panginoon. Father, we pray that we may save all peoples of the earth, whether they are in freedom or in bond, or in prison, or in jail, whether they are private citizens or in the government, whether they are rich or poor, whether they are in the mountains or in the plain, in the rural or in the urban areas. Lord, no matter who they are, Father God, help me, Lord, to save them all. Maraming pong salamat, Ama. Wala po kaming masasabi kundi sa iyo ang lahat ng karangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. At ang bawat sa'yo magsabi ng amin. Sa iyo pong lahat, ikinig at nanonood, i-text, tawagan, i-PM, magsulat po kayo sa amin at gamitin po natin yan para sa kaligtasan ng buong mundo. Ipalabas mo, ipanood mo ang DVD, i-share mo itong nasa Facebook, nasa YouTube, i-share mo ito sa lahat ng tao. Hayaan mo makarating kami sa lugar na iyan, makarating ako sa lugar na iyan upang mapagpala kayo, mapagpala ang lugar na iyan, maibalik sa inyo ng Panginoon. Sobra-sobra pa ang inyong ginagawang preparasyon o pagtulong at pagsuporta. Kaya sa oras na ito, ibigay natin ang ating ikaw po at mga handog, ang ating mga passports. Hindi pa huli. Ibigay natin yung dapat ibigay. At sabi ko nga sa inyo, yung para sa mga mission, bigay natin. Yung radio natin, panuorin, pakinggan. Ang TV natin, panuorin, pakinggan. Ipag-imbita. Lahat ng parte ng Philippines, buong mundo ay iligtas natin. At alamin natin yung mga gawain, kung saan yung mga gawain. Iligay na po natin po yung pong ano po. Offering, bakit? Yan po. Sige po, ibigay po natin yung the best, maging lahat ng mga nakikinig at nangunod. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik. At sa mga cell group, mga Bible study natin, mag-take kayo ng offering. Iikalat nyo yung sobre. Sa bawat bisitasyon, sa bawat follow-up, mag-dala kayo ng sobre. At wag mong sabihin, mga walang pera yan, hindi ako naniniwala. Mga estudyante yan, hindi ako naniniwala. Kung may 100 ka, magkano tithes mo? Di 10 pesos. May 10 pesos ka, di piso tithes mo. Hindi ako naniniwala sa mga walang pera. Kaya hindi ako naniniwala sa mga gawain walang offering, hindi ako naniniwala. Pag ang mga gawain walang offering, ang may problema ay nagtuturo riyan. Dahil hindi siya nagbibigay. Kung nagbibigay siya, udyo kanya ang mga taong magbigay.
Dahil ang nagbibigay, nakakatulong sa gawain ng Lord at ang nagbibigay, pinapagpala. Maliwanag po ba yon? Amen po ba? Kaya hindi pwedeng sabihin, wala kaming offering rito. Wala kayong offering. Ibig mong tukuyin eh, ayaw niyong mapagpala kayo, ayaw ninyong kayo ay makatulong sa gawain ng Panginoon. Mga walang pera yan, kaya nga walang pera kasi hindi nag-o-offering eh. Eh kung nag-o-offering yan, di palaki na palaki yung pera niyan. Amin po ba? Siguro sa nagdaang week na to, blessings din. Though di ba nga dapat yung mga trials, nakikita din natin siya as blessings. Kasi yung week na to, sobrang ang stressful sa mga estudyante din, ganun. So, ito na po yung last week ng school namin. So, completion po ng mga requirements. Exam din po namin. Tapos, sa grade level po namin, may research kami. So, nung mga, yung 3 days po na exam namin, sa part po, hindi ko po alam kung anong unahin ko kung research kasi malapit na ko matapos pero parang yung feeling na hindi ko po alam yung unahin ko kasi the next day, exam na, tapos parang hala, hindi pa ako nakapag-review. May araw po na wala po talaga akong tulog na pagdating sa exam, sobrang bagsak po ng ulo ko na hindi pa ako nakapag-review. Tapos unti lang din po yung siguro before po mag-start na exam, dun lang po ako makapag-review, ganun. Pero sobrang mabuti po ang Panginoon kasi nung tinay ko po yung exam, hindi naman po sa mayabang na, pero pinagkatiwala ko po kay Lord na siya po ang gumagalaw. Kasi nung sinagutan ko po yung exam, hindi po ako ganun nahirapan. And yung iba pong exam, somehow, mataas po yung grade nun. And, saka natapos din po yung research ko nun. Kasi sobrang nakaiyak na pinukulit na po ako ng prof namin na ipasa na, ganun. Parang talagang namamadali ako. And sobrang thankful lang ako kay Lord kasi, ayun po, sobrang mabuti po talaga siya sa buhay natin. And isa pa po, matagal na po to. One time po, kasi nagpa-check up po ako at na-diagnose po ako na may cyst daw po ako. Tapos, after nung Sunday na yon, yung nag-preach po si Pastor Regina na healing sa pastoral. After po nung araw na yon, nagpa-check up ulit po kami sa doctor. Tapos, nung nakita po, wala na po. Wala na po yung... So, gusto ko lang po ibalik na pumurit po sa salamat sa Panginoon. Yun lang po. So much love in the kingdom.